Northport Passenger Terminal sa Manila dahil sa merong biktima, umano, ng tanim-bala. Katabi natin ngayon ang kamag-anak ng itong sinasabing nakakulong ngayon, si Roger Intong. Sir, magandang umaga po. Sir, pakikwento, ano bang nangyari kahapon? Kasi kahapon, kahapon wala ako dito. Tumawag lang siya sa akin. Inextry yung bag sa estimasyon na nakitang bala. Tapos hindi niya alam bakit may bala. Okay, so papaalis sana sila ng pamilya. Para dipulog. Okay, tapos ano ang nangyari? Anong bala yung nakita sa bagahe? 38. Okay, tapos inold na siya din. Okay, so anong sinabi sa kanya ng police pagkatapos? Agad na siyang kinuha? Agad na siyang... Kinuha na siya agad lang, binala lang doon. Oo. Tapos, gumagawa sila naman na tato, pinalag sa tatlo. Yung case, pag-gabi, pinalag sa gabi. Yung case, magulat na kami, isa gabi. Hindi naman nagtabi, nababago kami, wala. Wala. Yung case lang kami, pinalag sa... So, kagabi ho nangyari ito, sir. Walang hukong abogado. Ano ho ngayon ang sitwasyon doon? Kasi na kanina, Junry, si Roger, siya ang pamangkin niya itong si Daryl Inkong na 21 years old na nakakulong ngayon dito sa loob ng Northport Passenger Terminal, dito sa loob ng police station. At may sinasabi kanina si Roger na kailangan nilang magpiyansa para makawala itong kinikin. Anong sabi ko sa inyo ng mga pulis? Ang narinig ko lang doon sa loob, ang piyansa na lang sa 80, hindi kasama yung katawan. 40. Nang bala? Oh. Ang bala lang, ang bala, 80. Yung katawan, 40. Yung umabot ng pinto balise. Kasi may magbuhan yan. Ano mo ang trabaho ni Daryl? Security po, ma'am. Security guard? Opo, ma'am. Bakasin lang. So, sinabi ho ba niya sa inyo kung baka may nakalimutan siyang balang alisin sa kagamitan niya o... Wala, ma'am. Dinala niya ba ito? Anting wala, ma'am. Hindi ko nating anting. Oo. Kasi pag-alis niya, wala tong bala. Ilang beses ito tinanong, may bala ka o wala. Wala kang dalang bala. Nagulat na lang siya, nagulat sa estimasyon na may bala. Pero bilang trabaho niya ay security guard, so meron siyang baril na naka-assign sa kanya. Mayroon siyang baril. Oo. Bago siya umalit, yung system ko muna yung video niya. Oo. Ang computer ba ang baril? Nakapusis ko naman doon. Ang problema lang sa bala, ma'am, ang bala doon sa system niya, bago. Yung sa kanya, luma. Yung nakita sa bagahe niya? Sa bagahe. So, kumbaga, talagang sinabi niya na... Angel? Okay. Yes, yes, Junry. Oh, tutukan mo 'yan, ha. Tutukan mo 'yung kaso na 'yan na kung sinasabi naman ni Manong ay bakit bagong bala 'yung na-recover na 'yan. Although security guard 'yan, intindi natin minsan siguro nalilimutan na may bala siya sa katawan o bit-bit niya, pero kung bago 'yung dala, 'di ba? Ibang usapin 'yon. Tutukan mo 'yan, ha. Tutukan mo. Hinihingi sana namin na makapunta dun sa police station kung saan nakakulong itong si Daryl at makapanayam din sana yung investigador. Pero hanggang ngayon, ayaw nila kaming papasukin. So, nandito pa kami sa labas. Ilalapit din natin kay Pau Chief Presida Costa. Alam ko, tumutulong sila sa mga ganyang kaso. Oo, yes, Juni. So, yun na muna ang huling lagay mula dito sa Northport Passenger Terminal sa Manila. Ito ang Radyo Patrol, Angel Movido, ABS-CBN News, TGMM.